Si Alon Dela Rosa ay isang singer, composer at nakilala siya sa kanyang sikat na sikat na kanta na pinamagatang Pusong Bato. Na talagang naging hit na hit sa ating mga Pilipino. Halika mga idol, kilalanin at talakayin natin kung ano ang malungkot na kwento sa likod ng napakagandang awitin na ito. At alamin din natin kung bakit siya tinanggihan ng 40 ospital noong siya'y nag-aagaw buhay na naging sanhi ng tuluyan niyang pagpanaw. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Si Alon Dela Rosa o Renee Dela Rosa sa tunay na buhay, siya ay pinanganak noong September 24, 1959. Si Renee ay lumaking magalang na bata dahil hinubog siya ng kanyang ina sa tamang asal. At palagi rin siyang isinasama nito sa tuwing kapistahan ng poong Nazareno. Kaya naman sa kanyang murang edad ay malalim na ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Ngunit sa kabila nito, si Renee ay maagang namulat sa masalimuot na pag-iibigan ng kanyang mga magulang nang magtaksil ang kanyang ama na nauwi sa pagpapatiwakal ng kanyang ina dahil sa labis na kalungkutan. Noong mga oras na iyon, ang batang si Renee ay hindi matanggap ang sinapit ng kanyang ina pero patuloy siyang nagpapakatatag at nagtitiwala sa poong Nazareno. At dahil na din sa kanyang nadaramang pangungulila at lungkot ay naging sandalan niya ang musika noong siya ay nasa 9 na taong gulang kasama ang kanyang gitaristang tsuhin na naging gabay niya upang mahasa ang kanyang talento sa pag-awit. Di nagtagal ang kanyang ama ay muling nag-asawa at naging maayos naman ang pakikitungo sa kanya ng kanyang stepmother at tinuruan pa siya nito ng tamang pagkanta. Kaya naman lalo pang humusay at na-develop ang talento ni Renee sa pag-awit. At sa edad na 12 ay sumali si Renee sa mga amateur singing contest na ginaganap sa tuwing may mga kapistahan sa iba't ibang lugar at madalas itong nagiging kampiyon sa mga patimpalak. At sa edad na 16 ay nagsimula na siyang magsulat ng kanyang mga orihinal na awitin. Di nagtagal ay nakilala niya ang singer na si Alona. At dahil na din sa isang hilig nila sa musika, ay naging magka-tandem sila sa mga pagtatanghal sa iba't ibang mga club. At nang lumaon, silang dalawa ay nagkamabutihan at nauwi sa pag-iisang dibdib noong 1984 at binihiyaan sila ng dalawang anak. At pagkatapos nito, ay bumuo sila ng banda na tinawag nilang Alon Band na lalong ikinaganda ng kanilang tugtugan at dumami na rin ang kanilang mga show at mga gig. Dito na rin sila nadiskubre ng Alpha Records at naisaplaka ang mga komposisyon ni Renee Dela Rosa. At ilan sa mga sumikat nilang kanta gaya ng Kabayan, Mahal mo ang bayan, ang bayang si at Inang Bayan. Ganda ng aking inang bayan. Laking tuwa naman ni Renee dahil natupad na ang kanyang minimithi na sumikat ang kanyang mga isinulat na kanta. Nagkabi-kabila na din ang kanilang mga gig at mga show sa iba't ibang lugar sa bansa. Subalit sa kabila nito ay hindi alam ni Renee na ang kanyang singer at misis na si Alona ay nakikipagmabutihan na sa kanilang gitarista. Marami na rin nagsasabi na kanyang mga kaibigan na di umano na lagi magkasama si Alona at ang gitarista. Ngunit hindi naman siya naniniwala sa mga sinasabi ng kanyang mga kaibigan. Hanggang sa napansin na niya ang panlalamig at mga pagbabago sa ugali nito. Kaya naman minabuti niya na tanungin kung totoo ba ang mga balibalita at laking gulat niya nang aminin ni Alona na totoong may relasyon sila ng kanilang gitarista. At dahil doon ay wala nang nagawa si Renee Dela Rosa at napaiyak na lang ito dahil sa kanyang sinapit at dahil sa sobrang galit ni Renee ay pinalayas na lang niya ito. At dahil sa kalungkutan ay unti-unting nalugmok ang buhay ni Renee. Sumabay pa nang tanggalin siya ng kanyang manager sa sarili niyang banda. Dahil di umano ay mas pinili ng management na manatili si Alona sa grupo. Dahil noong mga panahon na yon ay sikat na sikat si Alona Dela Rosa bilang mukha ng Alon Band. Kaya naman sa sobrang sama ng loob ni Renee ay nagawa niyang sisihin ng Diyos kung bakit kailangan mangyari ang lahat ng kabiguan na iyon.
tuluyan na rin siyang nawalan ng pag-asa sa buhay at napabayaan na niya ang kanyang mga anak. At sa di kalaunan ay unti-unti ring bumangon si Renee de la Rosa sa kanyang pagkakadapa at muli siyang bumalik sa mundo ng musika at nagkaroon siya ng mga pagtatanghal sa maliliit na event upang kumita ng salapi at maipangtustos sa kanyang dalawang anak. At dahil na din sa kanyang mga pinagdaanan at naging kabiguan sa kanyang asawa ay nakagawa siya ng awitin na pinamagatang Pusong Bato noong 2002 na base sa nangyari sa kanya. Una niya itong kinanta sa mga gig at mga club. At sa di kalaunan ay nakilala naman niya si Raquel Hernandez na muling nagpatibok sa kanyang puso. Hanggang sa tumagal ay na-develop sila sa isa't isa at nagkaroon sila ng mga anak. At sa di kalaunan ay kinanta naman ni Amy Torres ang awitin ni Renee na Pusong Bato na nailabas noong 2003 under Star Records. At pagkatapos ng mahabang panahon noong 2010 ay inupload naman ni Renee ang kanyang video na Pusong Bato sa internet at kaagad itong nag-viral at pumatok sa masang Pilipino. Kaya nung malaman ng Alpha Records na ang original singer at composer nito ay si Renee de la Rosa ay kaagad itong pinapirma ng kontrata para sa isang recording at inilabas ang kanyang single na Pusong Bato noong taong 2012. Ngunit nagkaroon ito ng kontrobersya sa pagitan ng Star Music at Alpha Records dahil di umano ay kine-claim ng Star Music ang nasabing awitin dahil binayaran na umano ang kantang ito. Pero ganun pa man ay nagkaroon ng settlement ang dalawang recording company nung nagharap sila sa PhilsCap. Naging hit na hit ang kantang Pusong Bato sa industriya ng musikang Pilipino. Mapabata man o matanda ay kinakanta ang awiting ito noong mga panahon na yon na halos maging national anthem dahil sa kasikatan. Ang kantang ito ay naisalin din sa iba't ibang lingwahe at inawit ng mga sikat na artist gaya nila Regine Velasquez, Jobit Valdivino at marami pang iba. Nanominis din ito ng dalawang beses sa Awit Awards. Ang matagal ng pangarap ni Renee de la Rosa na maiguhit ang kanyang pangalan sa industriya ay kanyang natupad. Ayon nga sa kanya ay hinihiling niya sa Diyos na sana bago man lang daw siya mawala sa mundong ibabaw ay isa man daw sa kanyang awitin ay sumikat. Patuloy ang kanyang naging pamamayagpag sa larangan ng musika. Nagkaroon siya ng maraming show at concert sa loob at labas ng bansa at nakuha niya ang masaganang buhay. Nagkaroon din siya ng mga interview sa ABS-CBN upang mailahad ang istorya ng kanyang buhay at naitampok din siya sa GMA television show na Magpakailanman. Ngunit noong September 15, 2021 ay pumanaw si Renee de la Rosa sa edad na 61. Ayon sa kanyang pamilya, noong mga oras na iyon ay hirap na hirap ang kanilang ama kaya isinugod nila ito sa ospital. Ngunit umabot na sa 40 ospital ang kanilang napuntahan pero wala kahit isa ang tumanggap para i-admit ito. Dahil ayon sa mga nurse na kanilang nakausap ay walang bakante sa kanilang pasilidad dahil noong mga panahon na iyon ay panahon ng pandemya at tuluyan na nga pumanaw si Renee de la Rosa dahil sa komplikasyon sa paghinga. Maraming mga pagsubok ang dumadating sa ating buhay na kung iisipin natin ay napakahirap at paano natin ito malalagpasan. Kaya madalas ay nasasabi natin na bakit tayo pa ang kailangan magdusa. Pero kung tayo ay magpapakatatag at haharapin natin ang mga pagsubok, sa huli ay maiisip na lang natin na kaya pala ito nangyayari ay may mas maganda pang plano ang Diyos na nakalaan para sa atin. Minsan kasi akala natin ang mga problemang dumarating ay pinagkaitan na tayo para sa ating buhay. Pero hindi natin alam na kaya pala ito nangyayari ay para mas lalo pang lumalim ang pananampalataya natin sa Diyos na lumikha.